thank you so much for being here today. Kami po ay masaya na tayo magkakasama na naman. So, enjoy lang tayo. Bilisan na natin itong press call para makapag-video na tayo. So, after ng press call, we'll do a little something. We'll do a video relay. And then, so, para lang ma-experience nyo din yung ginagawa ng mga audience pag nasa show. So, masaya yan. Okay? And then, siguro magkakaroon tayo ng, ano to? Ng, may scoring, no? So, mamili na kayo kung sinong mga representative. Okay? Tapos, kung sinong mananalo, kung sinong mananalo, may makukuha mong premyo. Kaya, alright, so game. So yung video hits talaga, the original, no? It's a mix of different meron tayong foreign, meron tayong mga OPM songs. But ito talaga, talagang ito yung mga piling-piling mga OPM songs na sa totoo lang nahirapan talaga akong mag gumawa ng lineup for this more than the first one kasi yung first one mas madali siya naggawa ng lineup ito kasi ang daming magandang OPM na kanta talaga. So nung sabi sa akin ni Liza noon, sabi niya, "Love, kailangan ko na yun, no? Kunyari, ano to, Friday. Kailangan ko na yung listahan mo ng kanta by the weekend, Sunday." Sabi ko, sige, sabi mo ganyan. Tapos, so ginawa ko muna, so naggawa ko ng dalawang playlist sa Spotify. So lahat ng mga ballads, tapos lahat ng mga band, lahat ng mabibilis, ganyan. Pero umabot sa 400 yun. Sabi ko, oh my God! Paano ko to, ang hirap i-trim down. Tapos parang feeling ko, pag trim down ko siya, hindi ko makakanta. So, ang daming naging medleys, ang daming, so kasi parang hindi ko siya makanta, alam mo gano'n? So, parang mas mahaba ito kaysa doon sa una eh. Kasi mas marami siyang medley, mas marami siyang kanta. Love, please join me here. But I want you here. Aww. Guys, papayag ba kayo nung wala si Lisa? Pinatidilatan ako ng mata. Okay, wag natin siyang papuntahin dito. Diyan ka lang. Tapusa. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Pwede mo pakipatay na yung Bluetooth na yan, utang na loob. Nagugulat ako eh. Okay, so game. So basically yun siya. It's a smorgasbord of the different songs that we sing. From 1 year to... Oh my gosh, meron tayong... Ako, pinaka-favorite namin dyan, yung mga... Nandun sa... nilagay namin sa IC5. Meron dyan yung Beginning Itim. Meron tayong... yung kanta ni Imelda Papin. Isang Lingkong Pag-ibig. But again, we rearranged in a different way. So, halo siya hanggang sa meron kaming Beanie, meron kaming SB19. So, talagang as much as possible, gusto namin malawak yung mga taon and even genre. Kaya siya, for me, it's a very challenging show. It looks easy, but it's a very challenging show for me kasi since iba-iba siyang genre, ikaw bilang singer, iba-iba yung kailangan mong register sa boses mo. So, hindi lang siya basta ito. Hindi lang siya basta rock. Hindi lang siya basta ballad. So, medyo ano siya. Pero masaya siya. May mga subcategories ka para mag-come up with the finalist. Like, this ng mga songs na gusto kong kantahin na talaga. This ng songs sa bagay sa boses ko. This ng songs... May mga ganun ka para ma-narrow down. Ang pinaginawa kong pag-narrow down sa kanya. So, the first one is... The first segment, we call it the... Welcome to my video world. So welcome to my video world. Ito talaga yung masasabi kong kinakanta ko talaga sa video na hindi pwedeng wala sa siya. So nandiyan yung mga paborito ko, nandiyan sila Gary V, nandiyan sila Martin, sila Ogie, Joey Albert, Ella May, di ba? Tapos yung next,
It's the jam with ice and slash by request. So sa by request, ito yung fan favorites. So what we do, like the, with the past ano, past video hits, may QR code sila that they will scan, the audience will scan, and on the day of the show, magbobotohan sila kung ano yung pinakamataas na tatlong kanta, kakantahin namin on the spot. And then, doon din pumasok yung video kay Relay, ganyan. Tapos after that, doon na yung Icified. So Icified, yun yung mga songs like what I mentioned kanina, yun yung nirearrange namin para magkaroon ng ibang flavor na bumagay sa boses ko. And then of course, my hits sa dulo hanggang sa pati dance music. Ayos nyo pa yung release kasi napanood ko yung last yung Icified. Doon ako dun sa version parang may jazz, may reggae, yes. As an album. Oh. Alam mo, na-float yan na idea ni Mike Villegas, yung gitarista namin. And, alam mo, posible na parang Icified lang siya coming from all the video hits na. No? Kasi the first one also, ang ganda ng mga kinlabasan. Oh. Like, we did Dancing Queen. Ito, ang ganda ng rendition namin. Na, hindi naman po sa nagbubuhatan mo ako. Pero sobrang happy kami sa kinilabasan ng anak. Sobrang amazing yung pagkaka. Ang galing ng banda ko. Sobrang galing ng banda ko. Yun yung parang hit ng sa mga segments na kapag yeah. Isa yun sa mga ang doon sa kapag. Oo, ang ganda talaga. Ibang klase. So, and di ba doon mo may kita yun na parang it's the same song but when you rearrange it, di ba, parang kakaroon din ng ibang flavor. So, yeah. Masarap. I see. Yes. So are we looking forward to a concert that's coming up? It, ano, share mo naman sa amin kung ano na feeling mo ng birthday edition. Kasi a lot of us na yung tanan namin, but it, makapag-usap since then. And sold out right away. Yes. And ano pakiramdam mo unang concert mo for your birthday? Did you never know? Alam mo, ang saya. Kasi normally talaga, ayaw ko nagtatrabaho ng malapit sa birthday ko. Kasi, or at, meron mga gig-gig lang, pero hindi concert. Kasi syempre, pag-concert, ang laking preparasyon yan eh. Kahit pa masasabihin mo na Music Museum is a very small venue compared to the big ones. No? But still, para sa akin, as an artist, wala sa laki yan eh. It's still, I have to give my 10,000% all the time. So, kaya ayaw ko nagpa-birthday concert. Kasi syempre, per birthday ko, gusto ko enjoyin. Gusto ko mag-video ako to death. Pareho lang naman ginagawa ko on stage actually. Walang pinagbago. Pero ayoko yung, di ba, yung pressure. Yung pressure na, at the same time, yung hindi ko pwedeng gawin to kasi mawawalan ako ng boses. Di ba, may mga ganun mga kailangang iwasan eh. Pero, finally, nung ginawa nga namin yung last time, sobrang saya kasi parang ang daming naki-birthday sa akin. Alam mo yun? Tapos, nakakatawa kasi talagang ang bilis niyang naubos yung tickets. Sobrang nagulat din kami na siguro parang, oh, birthday gift natin kay Ice to, alam mo yun. Tapos, iba yung energy nung night na yun. Talagang, again, hindi ko na naman naramdaman na tatlong oras na pala, alam mo yun. Oh, so talagang, sobrang saya lang namin yung ginagawa namin. Tapos yun nga, binigyan na ako ng asawa ko finally ng motor. Wow! Sabi ko nga sa kanya, alam mo lang, ikaw lang talaga yung nagpatotoo ng pangarap ko. Kasi bata pa lang ako pangarap ko. Saan ka nakarating? Ha? Diyan sa bahay. opisina, bahay. Opisina, bahay. So, unang gabi, nahulog pa. Sumerplano. Birthday ko mismo dito. So, ito mga porkahan ako. Hayop yung mga yun eh. So, binibidyohan nila ako. Kasi syempre, promise ko sa asawa ko. Promise love. Kahit dyan lang ako sa bahay, kahit sa opisina, naka-full gear ako. So, tipo, ang tagal-tagal ko magbihis, di ba? Init na init na ako, 2 blocks away ko naman yung bahay namin. Yung tipo, siguro pagkatas ko nagbihis, kung naglakad ako, naka-uwi na ako. Yung ganun siya. So, finally, pag ano ko, inaatras ko yung motor, eh syempre, di ba, bilang maikli yung mga paa ko, dahil tandak. Pag-atras kong ganun, siguro bumaba yung floor ng konti, wala akong natapakan. Kucha na ulo ko. Oh, sa harapan ni Lisa. Wow. Oo, di ba? So, hindi siya makareact kasi siya nagbigay ng motor eh. Magkano? Ha? Magkano yung motor? Ay, hindi ko alam. Hindi ko kaya pa. Pero nag-start na nga mag-training dyan sa may
sa May Rizal, kay Sam Tamayo. So, pag sabi ko nga, pagpapalakas muna ako ng loob, pag medyo confident na ako, tsaka ako pupunta sa kabilang kanto. Kanto ka? Parang bite lang. Ay, wala ka bang na-encounter na pressure tulad sa kantang You're Still the One this time? Ah, wala. Kaya iba yung saya ko sa concert natin. Walang makanta sa ex, gano'n. Tatanong ko, eh, meron ka bang mga songs na iiwasan or hindi mo makakanta kasi sobrang sakit sa... Ah, wala. Wala naman akong gano'n. Hindi ko lang naman gustong kantahin yung kasi kanta nga nila sa dati. Team song nila ng jowa niya dati. Wow. Still the one. Hindi naman ako yun. Pero, Peter. Peter. Pero isang pinakamahirap sa'yo, kantahin ang OPS. Dito sa show na to, masasabi kong nahirapan ako kasi nalingal kabayo na ako noong time na dumating yun. Pero napagod ako dun sa salamin. Salamin. Nasa'yo pa rin? Oo. Kasi ang ginawa, kasi medley siya. So, medley siya ng gento, saka ng salamin. So, kinarin ko super duper yung gento. Kasi na F, oh, SBD, Oye, Pogi, ganyan. Tapos, feel ko yung pagkaldag ko doon. Eto na, pagdating ano, salamin, hala, hindi ko na-anticipate yung pagod. Buti na lang may backup dancers tsaka may backup vocalists. Ngal-ngal kabayo talaga. hindi ko na siya makanta na maayos. So, I really have to pace myself. But, lagi ko namang dala yung gamot ko eh. So, anytime naman kailangan ko, madali na yun. Yeah. But yun. Actually, pinag-uusapan namin ni Lisa. Kaso kasi parang, ewan ko ah, I mean, of course, I'm always open to that idea. Pero andun pa ako sa parang, ayoko mawala yung magic ng intimacy niya. Kasi parang feeling ko kaya din yung mga tao sobrang game na game. Kasi ang lapit lang namin sa isa't isa. I think that's why for me, Music Museum is perfect for the show. Kasi parang we'd rather have repeats than do a big one na parang pag hindi ka na makarating dun sa banda ron. Ito nga, I feel bad na hindi na ako nakarating sa balcony eh. Kasi diba, alam niyo naman paakit ng balcony, diba, lalabas ka pa. Pero at least kahit papano, yung mga nandito sa bandang, sa orchestra area, napupuntahan ko sila. So imagine if it were a bigger venue, wala. Hindi lang ako sa salamin ngangal-ngal, diba? Pati yung paglakad pa lang, pagod na ako. So yun, parang yun yung nakikita namin. Pero ay, mayroon ako sa energy ng audience, ng lockdown ng gabi. Diba? Yung last show mo, believe ako lahat ng tao, very, you know, you could really feel the wildness. Yeah, sobrang, actually, yun yung, for me, that's really the magic of this show. Kasi, and honestly, I mean, yun yung una naging fear ko din nung when Lisa floated the idea of really making the audience a part of the show. Kumbaga, hindi lang sila manonood, pero talagang kasama sila. Eh, kasi syempre ako, di ba, as a performer, parang andong ka sa, mahilig ako zoom out kasi parang I have to handle the energy, I have to keep it up, you know those things. So sabi ko talaga sa kanya, una lang, di ko alam kasi sabi ko parang, paano yun? Sila yung, ano eh, yung... Ilang meeting yun. Sila yung uncontrollable variable, ika nga eh. Hindi kagaya na kapag alam mo, ito lang yung gagawin mo, walang iba, madidirect mo lahat sa utak mo, alam mo kung paano siya mangyayari. Pero hindi natin alam kung paano mag-response yung audience. What if biglang tapatan mo na ba, hindi gumanta yan? Di, for me, sira. Parang ganun. Pero it's really just a matter of changing your perspective. Like with me, na parang, okay, sige, di move on ako sa susunod. Diba? So, pero dahil naglagay din kami nung si paano ito? Si Bukloy, yung merong host kasi kami before eh. Para, diba, habang pumapasok yung mga tao, hindi sila nabobore. Kasi diba, pag sa concert, papasok yung mga tao, naghihintayin lang yan. Eto, we made sure na simula pa lang, ma-feel na nila na, oy guys, kakanta tayo dito ah. This is a party. It's not just a concert na manonood lang kayo. No, you are included. You are a big part of this show.
So doon pa lang, nag-aano na sila, anong tawag dito? Nag-open up na sila, hindi na sila parang kime. Para pagdating ng show, hot na talaga silang kumanta. So ganun yung nangyari, sobrang perfect. You know, it was the first time I saw such an audience. Sobrang beautiful. Nakakatuwa sila. Ibang klase. Tapos ano talaga po, kinikwento sa akin ni Liza, nasa pila pa lang daw sila. Nag-exchange na sila ng mga numbers, ng mga... O feeling ko kakantahin niyo yung 5488. Mga ganun yung mga usapan. Numbers. Hindi title. Hindi title ng kanta. So happy kami because parang you see audiences sa di ba? Normally, sabi ko, audience ko nasa ganitong age bracket lang. Ito hindi. May kita mo from Metro. May seniors tayo, pero parang di mas bata-bata. And then the youngest one na nakita ko, like siguro mga 7-8 years old, she even went up on stage. Tapos talaga ano siya, kahit hindi niya alam yung kanta, game na game, sobrang tuwang-tuwa ako. At kahit sinong babutan mo ng mic, kakantahin niya yung song. Yes. And yun yung masarap kasi at the end of the day, parang I want to make everyone feel that it's okay to sing. Whether di wala ka sa tono or di ba, hindi naman kayo yung nagko-concert eh. Okay lang yan, hindi to contest. Party to, enjoy natin. Kasi parang there's something about singing for me that's very therapeutic. Di ba? Parang, and I want that to share with everyone. Yeah. Have you enjoyed the concert? That you have scrapped that formula? Thank you po. Yay! Ngiti-ngiti yung nasa likod. Brain child niya. Nakakatuwa lang kasi po itong video ko hits. Nagsimula to na 2016? Parang basta early on pa. Nakita ko sa, lumabas lang siya sa Facebook ko na parang ang simula niya concept ay kakanta lang ako ng mga video ko songs. And then we'll rearrange it my way na, you know, how I sing it. Pero ang ganda na dinagdag ni Liza talaga na element na talagang siya'y nakaisip na let's really involve the audience. Kasi dun, for me, din yung naging magic ng show eh. Kasi kung hindi, walang ganon, it's just another show. Na kumakanta lang ako ng mga songs na video. Okay, pero ito dahil may audience element siya, it's a big element. It suddenly became so different. Pero I should, sabi ko may 100 songs ba yun? Oo, yung pinagbilihan ko. Lahat yun na lang. Lahat yun nakanta ko. Hindi man nakanta sa stage, pero nakakanta ko siya. Like, habang nagdadrive ako, kinakanta ko siya. Mahilig talaga ako kumanta. Saan? Na kinakanta. And ang favorite song talaga ng mama ko. Mahilig sa Bread yan eh. Favorite niya yung Everything I Own. Yun ang favorite niya. Everything I Own. So ilan lang songs kayo? Well, tinago niya sa akin yung mga... Kasi may limit siya hanggang 24 lang. 25. Pero na-achieve ko 25. Tantangin medley. So itawag pa lang ako. Dinasa medley. Oo, kasi may isa akong medley, like yung Ay Seguera medley. Parang mga anim na. Anim na kanta. Tapos yung isa doon, lima, apat. So, parang mga 40 plus songs. 50. Kung talagang iisa-isahin mo yung songs, ha? Na hindi siya as a medley. Yeah. Opo, gano'n na nga po. 40 to 50. Mga 40 na. Pero lang, enjoy lang. Oo. Tapos tsaka may pa-zumba pa kasi kami sa dulo. So, yung mga titas, talagang enjoy. Oo, enjoy. Tsaka direction talaga namin, ni Liza yun sa choreographer namin. Kasi may dance part talaga yung dulo eh. Na parang hindi siya dapat complicated songs. As in talagang our peg is Zumba. So yun. Tapos yung mga hirap, yung hiya kumanta, tapos wala namang boses talaga. Ano yung suggest? Pero gusto pa rin mag-video. Ano yung suggest mo ng kanta na pwede nilang parang may na-start ng kanta? Ako talaga, ang pinaka-importante kasi sa akin is sing a song within your range. Kasi
whether it be nahihiya ka or makapal ng mukha mo no, bilang isang singer, it's very important, and even my doctor told me that, it's very important to sing a song within your range. Kasi, and pag outside your range kasi, medyo ka, pag kinabangan ka na dyan, patay ka na eh. Pero kapag nasa range mo, yun yung comfort zone mo eh. So, kung, yeah. Ako, pero naiisip, ako, malaking bagay siya. Mga, medyo, although hindi siya OPM, pero pag ako, medyo, ano, carpenters, diba? Kasi, nasa pa lang eh. Hindi siya. Marami sasabay. O di ba, pag medyo hindi ka na comfortable, oh go! Kayo naman! Diba? Pag mataas na, kayo naman! Yan. Lalo naman nag-cover ng kanta mo na super na-impress ka. Si Noel Cabangan. So, we recently did the show, yung Strings and Voices. So, meron po kami doon exchange hits na tinatawag. So, I'm singing Joey G's version of, well, my version of Joey G's Tell Me. And then, si Joey G kakantahin yung kanta ni Noel, si Noel kakantahin yung kanta ko. Kinanta niya yung anong nangyari. Oh my God! Kasi, parang, sabi ko, kuya, sabi ko, gawin mo ito ng ano, sabi ko, napakaganda ng pagkakanta. Alam niya may boses niya, di ba? Napaka-haunting na parang, Tapos every time nakailang show lang kami kasi di ba kakatour lang namin. Nakailang show kami. Talaga, every time napapatitig na talaga ako sa kanya. Sobrang ganda na kanya. Iba siya. Anong nasa playlist mo kayo? Ma-edition nagtapahingan mo? Playlist ko? Depende sa mood. Pero bago to, bago nag-show ng video ako eh, talagang ang nasa playlist ko nun yung na draw talaga ako, bumalik ako doon sa mga ballads na mga OPM. So, yung mga halo-halo from Basil, hanggang sa nagkaroon ng Rachel Alejandro, mga ganyan. Andun sila lahat. So, yun. Sa sample na drive na ako, kinakanta ko ng pang-sanay din. Yes. So, ang guest po namin, si Angel of Drag Race Philippines Season 3. Yes, and then si Luis, yung aming bagong artist. She was there last time. And then, we have Eben Dutson. Yes. Tama ba? May nalimutan ba ako? Tama diba? Si Angel ng Drag Race. Hindi, wala na si Popstar Pitch. Si Luis tsaka si Eben. Tama, tatlo lang sila. Yeah, sila po. Tapos yung audience. Eh, kasi I'm sure may mga aakit at aakit dyan. May mga papakatahin. Actually, ito yung nakakatawa. So, last video of hits, we invited si Tita Boots and Son Roa to watch. Tapos, syempre nahihiya akong pakantay siya, di ba? Nahihiya akong pasayawin siya, ganyan. So, one time, a few weeks after the show, nag-message siya. Sabi niya, hi, Isa. So, she congratulated. Ganyan, tuwa daw siya. Maybe next show, sabi niya gano'n, maybe I can sing with you na. And I can also dance. Okay, tita. Game ka dyan, ha? Sabi ko, where's your next show ba? Sabi ko po, November 8. Sabi ko, gano'n. So, ayun, manonood sila ulit. Tapos, eto, this time, kakanta't sasayaw na siya. Marami. Kahit ako lang minsan nasa surprise kasi hindi ko alam kung sino nandun. So like one time nandun si Richard Reynoso. So pinakanta ko si Richard Reynoso. Tapos sila, Jury, sila City. Last time. Ah, si Princess pala yun. Ha? Instant yun. Oh, instant sila. Yeah. So yun yung, for me, yun yung happy part. Kasi kahit ako rin, nasa surprise din ako. And, ayun nga tama, sila Bayang. Last time, si Bayang, si Cookie, si Leigh Bautista ng Prettier Than Pink. Mga kaibigan ko. So, ang sarap lang. Sila Aya. So, ang dami na mga, sila Asel. Sinong wish mo na, na pwede mo ba? Actually, ang wish ko talaga na yung, kinausap ko na siya, pero mukhang hindi siya talaga obra. Si Sampaguita.
Nag-message na ako sa kanya ng kaso. I think that time she was going through things. Eh. So, sabi ba? Siyempre, Ivan yun, Rangel Lord. Kumbaga, kasi, I mean, I'm a fan of the others, pero pwede ko silang makasama sa ibang shows eh. Si Miss Ampagita, parang... An entire medley. Oo, may entire medley kami isa lang, alam mo. So talaga, I'm a big fan. Kaya... Nandit-nandit-nandit. Yeah, hindi siya ubran. At ano naman, kausap naman kami, pero... Kaya pala yung nahanap ko siya. Oo. Oo, hinahanap ko yun. Nakausap ko na siya noon, kaso yun. Since sabi na ni Chico Ness, yung formula na perfected, hindi lang siguro isa pa, magkakaroon pa ba ng word pa? Yes, that's the goal. Yes, more and more. And ito ka, we really plan to tour this lang in different cities all over the world. We're in, meron na po kaming kausap from Australia, Canada, hopefully Middle East. And ako talaga, parang I really wanna bring this to Singapore and Hong Kong also. Kasi marami tayong OFWs dun eh. And sa totoo lang, like, ako whenever I sing for OFWs, iba yung joy din na nararamdaman ko. Kasi nararamdaman mo rin yung ano nila eh, yung parang, yung, ano ba, yung pagka-miss nila sa Pilipinas. And I know this show, oh my gosh, they will love this. I mean, parang it's, this show is for them. Yun ang masasabi ko. So, yeah, we're looking for partners in Singapore, Hong Kong. In different parts of the Middle East, definitely. Yeah. Yes, ma'am. So, 2020, in a nutshell, is right. Kasi Siguro, it feels, minsan nakaka-overwhelm siya because sa totoo lang, diba, nung sinimulan nga namin ni Lisa itong Fire and Ice, it was really just the two of us. We were getting people na paunti-unti muna, alam mo yun, because it's really just the two of us eh. Wala kami talagang big investor, alam mo yun, and talagang kami lang because yung pangarap namin na we hold yung creativity namin sacred. Alam mo yun? So it's very important for us talaga to really make the big decisions. So happy lang kami na mula nun, nagkakaroon na ng mga taong magtitiwala sa amin. Alam mo yun? Hanggang sa nagkakaroon na rin kami ng mga iba-ibang mga staff. May mga nag-i-invest na paunti-unti. Alam mo yun? So nakakatuwa lang na nakikita nila yung goal, yung vision ng kung ano si Fire and Ice. Ang sarap lang because, you know, the people we work with here, our team, ayan, nandiyan po sila sa likod namin. Yung iba dyan, matagal na rin namin kasama. Merong iba dito, medyo bago pa lang, pero parang, ang sarap nung synergy namin, yung nagkakaintindihan yung lahat sa gustong gawin ng isa't isa, may tiwala. Siguro that's why nagiging... May mga shows kami na sobrang successful, may iba na, sakto lang, alam mo yun. Pero, more than anything, ang sarap lang na yung growth namin is because we're learning from all these different things that we're doing. And I'm just happy more than anything that I'm doing it with my wife. Kasi, yun naman yung dream namin talaga eh. Na parang kahit busy siya, busy ako, alam kong towards one dream yung pupuntahan nung mga ginagawa namin. So, happy lang ako kasi parang ang ganda nung nagiging response din ng mga tao
they enjoy the things that we put out. So yun po yung importante sa amin. Kaya, and even the studio, I mean, paunti-unti siya, alam mo yung nagsimula yan ng ito lang, yun, yung dalawang yan. Yung dalawang JBL na yan. Tapos kami yung unang nag-rehearse. Ako, si Noel, saka yung band namin for James Taylor. That's the first ever rehearsal here. And then, yun na, nag-start na magkaroon nga ng tester. So, nakabili kami ng gamit para maging band rehearsal siya. Tapos, ayun na, nagsa-start na mag-rehearse yung mga tao. Una, friends lang. Hanggang sa nag-rehearse na rito si Gary V, nag-rehearse na rin sila with Dina Escalante, si Himala, the cast, they rehearsed here. Si Himala mga nag-rehearse natin. Si Louis Ocampo, si Baya, yung recent na concert niya dito. And of course, ako. Minsan nga, baka sa iba na ako mag-rehearse kasi minsan. Sayang din. Sayang din eh, kasi ano eh, ako hindi ako nagbabayad eh. But happy ako na parang yun yung word of mouth na uy, doon kayo mag-rehearse, try niya yung studio nila, Eyes, alam mo yun, kasi ang maganda yung tunog. And yun naman kami, kumbaga, siyempre bilang isa akong singer, I wanna make sure na, kasi importante po yun sa singer na maganda yung, di ba, maganda yung tunog namin sa sarili namin eh. Kasi, di ba, kasi parang kapag pangit yung naririnig namin sa sarili namin, nawawalan kami ng confidence. Pero kapag feeling namin, ang galing-galing namin, gagalingan pa namin. So yun yung goal na parang magaling kami sa pandinig namin at saka hindi kami pagod habang nag-rehearse. Kasi minsan nag-rehearsals, that's minimum of 4 hours eh. So, kaya kailangan supported talaga. Thank you very much. And guys, I really wanna thank all of you. I mean, sobrang laki rin po ng talagang tinulong nyo for Fire and Ice to be where we are now, alam mo yun. So thank you very much. Hindi lang sa events, hindi lang sa concerts, but even sa films, diba, sa co-production. So thank you very much. So yun po, maraming salamat. And with that, eto na, sandali nga. Hindi na, close ko lang. And with that, simulan na po natin ang ating video game relay.